Sa taas ng footbridge na ito sa Quezon City, isang batang babae ang matiyagang nagsusulat at nag-aaral habang suot ang kanyang uniporme. Habang sa tulay ako, susulat po. Inihintay ko para magbigay mga tao. Barya po. Para may pambaon din ulit. Binibigyan ko yung mga kapatid ko. Alam ko po na wala kaming pera. Kahit wala po, nag-aaral pa rin para po makatapos ako. Dahil naka-uniforme, takaw pansin ang pagpwesto ng bata sa tulay para mag-aral. Pero sa pag-usisa namin, may mga natuklasan kaming hindi pangkaraniwan sa batang tulad niya. Sa footbridge na ito, araw-araw makikita ang 8 taong gulang na si Mika, hindi niya tunay na pangalan. Ito ang nagsisilbi niyang tambayan pagkagaling sa eskwelahan. Dito na rin daw niya kasi ginagawa ang kanyang mga assignment. Ano yung sinusulat mo? Assignment. Ganda naman ang sulat mo. Anong homework daw? Ano yung kailangan mo daw? Kapansin-pansin ding may katabi siyang garapon. Ilang sandali pa, ilang tao ang naghulog dito ng barya. Ito raw kasi ang naisip niyang paraan para makatulong sa kanyang magulang at para may pambaon sa eskwela araw-araw. Habang sa tulay ako, susulat po. Inihintay ko para magbigay mga tao. Para may pambaon din ulit. Binibigyan ko yung mga kapatid ko. Kulang ba yung binibigay niya, Mama? Opo. Marami kami. Para din niya naisipin bigyan ako. Pampito sa 8 magkakapatid si Mika. Inabando na sila ng kanilang tatay, kaya ang nanay ang mag-isang bumubuhay sa kanila. Hirap na po si Mama, malilit pa kami. Sa kabila ng kanyang murang edad, naiintindihan na raw niya ang hirap na pinagdaraanan ng kanilang pamilya. Kasi po kulang po yung pera namin doon. Papambayad pa sa kurente at saka sa tubig, ilaw. Pero may pagkakataon daw na natatakot siya habang nasa footbridge. Ano yung kinakatakot mo habang nandito? Kasi baka mahulog po ako. Pag natatakot ako, makakit na lang ako. Di ko na, tinitis ko na lang ano ko, takot ko para makapwesto na ako doon. Sa ibaba ng footbridge, nakapwesto ang maliit na tindahan ni Mika. Dito ko naabutan ang kanyang inang si Grace, hindi niya rin tunay na pangalan. So to, diskarte na lang yung... Opo. Kasi ang tatay ko sinila, hindi po nabibigay eh. Kahit anong gawin ko pong, kahit lumapit na po ako sa DSWD, sa barangay, hindi po nagbibigay ng sustento eh. So, maliban po rito, parang yung ginagawa po ni parang naglilimos na rin po. Opo, parang gano'n na rin po. Naawa naman po ako sa mga anak ko, ma'am. Kaya lang, wala po talaga eh. Tulad niyan, nangungupahan kami ng bahay. Bahay, kuryente, tubig. Baon nila sa pang-araw-araw. Ulam at bigas ano namin sa pang-araw-araw. May pinapadede pa ako ng 5 years old. Kasakasama raw ni Gracie Mika sa pagtitinda pagkagaling nila sa eskwelahan. Masaya naman po ko, mama, pag nakakatulong ako sa iyo. Kasi hindi naman nagbibigay si papa ni ate ng sustento. Tsaka yung tatay ko, sabi niya, ayan nyo ma, pag ako nakatapos ma, hindi na po kayo maghihirap. Pipilitin ko makatulong sa inyo ma. At nang minsang kinailangan gumawa ng assignment ng bata, dito siya sa itaas ng footbridge pumuesto. Sabi ko, anak, bakit sa bahay hindi mo gawin yung assignment mo? Mama, doon na lang po sa overpass para may maawa po sa akin. May magbigay po sa akin ng barya, kahit barya lang po. Sabi ko, pwede ka naman, anak, magtinda ng sampagita. Sagot niya, ayoko po ma, kasi nabubulukan po ko lang bumibili.
hanggang sa ang simpleng paggawa ng assignment ng bata naging isang diskarte para makaipon ng barya. May nangyari na ho ba sa kanya doon na delikado? Isang beses po nung hinabol siya nung guardian na ang bilis ng pagkatakbo niya, buti ka muna hawakan siya nung matanda na lalaki na. Kasi paghakbang niya na hindi niya nakaligtaan niya yung isang pagulong pero agad siya nahawakan. Masakit raw para sa kanya ang ginagawang ito ng anak. Kung mayroon lang naman po tumutulong sa akin na kahit malang isa sa mga tatay nila, wala naman po sa mga problema. O kaya lang po yung sabi ko nga po eh, ang tagal po naging solo parent. O kaya 4 piece na lang sana, kahit yun na lang sana, hindi na siguro mapapadpad mga anak ko dito. Kasi naranasan ko na tumira dito ng mahigit 1 taon sa kalsada kasama ko mga anak po. Nag-ipon ako ng pera, tiniis namin yung hindi kami gumastos. Kinakailan po namin yung mga bigay ng mga tao. Alas 9 na ng gabi pero si Mika umaasa na madaragdagan pa ang mga baryang maiipon mula sa panlilimos. Ito raw kasi ang ipambabaon nilang magkakapatid sa eskwela kinabukasan. Mula Quezon City, biyahe pa si Mika ng higit 2 oras pa uwi ng Montalban, Rizal. Biyahe na kayo ni Nanay, gabi na eh. Pauwi kayo ng Montalban. Nakakarating kayo doon mga alas 11 na. O kaya alas 12, 10. Nakakapag-aral ka ba pagdating mo ron? Opo. Pagkakain, tulog ba agad? Para magising ako ng maaga. Gaano kaaga ka nagigising? 5. 5 a.m. So ilang oras lang tulog mo? Kunti lang. At saka gigising agad ako. Masakit po. Lalo pag gabi, uuwi po kami. Lalo sa gabi, matutulog ako. Pinagmamastan ko sila. Kinabukasan, maagang naghanda si Mika at ang kanyang nakababatang kapatid na si Angel. Hindi niya rin tunay na pangalan sa pagpasok sa eskwela. Ito, yung palda niya po, 2 lang din. Isa yung kabibili ko lang sa divisorya, yung isa luma-luma na. Pardibli po, para po maging ano po. Kasi pag wala pong pardibli, naluluwag po, nahuhulog. Isa naman masikip yung palda. Kailangan din ng pardibli. Oh, dali. Tin, baon mo. Dali na. O, isuot mo yung ID mo. Kasi hindi ka papapasukin ng ano. Guardia pag wala kang ID. Nasa grade 3 na ngayon si Mika at kinder naman ang kanyang kapatid na si Angel. Araw-araw, sabay na pumapasok ang magkapatid sa isang public elementary school sa Montalban. Araw-araw po, naglalakad. Pagdating sa kanilang classroom, agad na nilabas ni Mika ang isang notebook na pinaghahati niya raw para sa 2 subject. Kulang po ako sa uniform, tsaka sapatos, notebook, tsaka punta sa lapis, bag. Bakit kulang? Wala po ako ng pera eh. Ang mga kakulangan sa gamit sa eskwela ang isa pa raw dahilan kung bakit siya nanlilimos sa footbridge. Alam ko po na wala kaming pera. Kahit wala po, nag-aaral pa rin para pumakatapos ako. Pumapasok po kahit walang baon, araw-araw, para pumakatapos ako. Kasi po, hirap na hirap po. Hirap na po si mama, malilit pa kami. Tungkol po lahat ng kapatid ko pumakatapos. Ang kanyang mga guro nangangamba sa kanyang kaligtasan sa tuwing pumupunta sa Maynila ang bata para dumiskarte. Unang-una ma'am, bababa ang kanyang performance kasi mahahati yung kanyang focus. Isang focus dun sa kanyang paghahanap buhay sa footbridge at yung focus dito sa pag-aaral. So may tendency na kapag siya ay lumiliban sa klase at absent, hindi po niya makukuha yung ibang competency
na dapat ay kanyang napag-aaralan. Isa po yun sa magiging epekto sa kanya. Kung tutuusin, may batas na nagbabawal sa pamamalimos at pagbibigay limos, lalo na sa mga pampublikong lugar o ang anti-mendicacy law. Nakasaad sa batas na ang sinumang bata edad 8 taong gulang pababa na namamalimos o ginagamit ng isang individual gaya ng magulang o kamag-anak ay itinuturing ng batas bilang isang exploited child. Maaari ding patawan ng multa ng hindi tataas sa 500 pesos o pagkakakulong na hindi lalagpas ng 2 taon ang sinumang mendicant o mapatutunayang gumagamit sa isang bata para mamalimos. The real objective of the law is to make sure na yung ating mga kababayan, regardless of your status, ano po, ay wag gawing lugar ng hanap buhay, paninirahan, yung kalsada for their own safety. And yun ho yung paramount natin. Pero may mas malalim na ugat kung bakit ito ginagawa ng mga tulad ni Mika. Dahil kung hindi sila hirap at kung may pagkain lang sa araw-araw, hindi naman daw sila manlilimos. Maaring ito yung nakita ng mother as a way para to survive. Kasi we know na pag merong problema sa pag-meet na ng basic necessities, basic needs like food. Kung may pinag-aralan lang ako, o kaya may natapos ako kahit ano lang, hindi mo sana sila magkakaganyan eh. Kaya nga sinisikap ko, ma'am, hindi man ako nakapagtapos ng pag-aaral, ginagahapan ko mga anak ko sa pag-aaral, makatapos sila kahit isa man lang sa kanila. Masayang-masaya na ako na hindi nila danasin yung dinanas ko. We work hand in hand with the LGU para po alalayan yung ating mga kababayan na nasa lansangan. Sa long-term solution po, ang lagi pong kaakibat dyan, yung ating pong mga sustainable livelihood program. Bibigyan ng mga livelihood grant, livelihood assistance, skills training, binibigay din po ng DSWD yan. Dito lang Huwebes, kinausap ng social worker si Grace at si Mika. Dito ay pinaliwanag sa kanila na kailangang matigil na ang pamamalimos ni Mika para na rin sa seguridad at kaligtasan ng bata. Nagbigay rin ng Department of Social Welfare Development o DSWD ng financial assistance at educational assistance para kay Mika. The bottom line dito ay ayaw po natin yung bata ay mapahamak sa kalsada. Pangalawa, ayaw po natin na yung pag-aaral ng bata ay sabihin natin makompromise because of itong enterprising activity na ito na hindi pinapayagan ng gobyerno. Bago kami umalis, ilang school supplies, bagong uniform at school bags ang ibinigay namin kay Mika at sa iba pa niyang kapatid. Isa lang ang pamilya ni Mika sa mga patuloy na kumakapit sa patalim kaya nauuwi sa paghihingi sa kalsada. Bawal man ito sa mata ng batas, dapat bigyang pansin ang ugat nito, ang kahirapan. Dahil hanggat hindi ito nasosolusyonan, patuloy pa rin silang babalik sa lansangan. Ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook.